my channel. At ngayon, naisip ko, bare months na, malapit na yung Christmas, yung Halloween, iba uso yung candle, ganun. So, naisipan kong gumawa ng DIY personalized candle. Kung saan, pwede mong lagyan ng print yung kandila. So, ngayon, gumawa ako ng ganun kasi magpapabinyag kami. Eh, iba pagka magpapabinyag, kailangan ng kandila, tapos lalagyan ng design. Ang ginawa namin, personalized. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa nun. So, may sample ako dito ng natapos na namin. Eto. Kita nyo ba? So, simple lang siya. Ayan, may picture. May picture siya ng baby namin. Insert ko na lang dito yung close-up photo niya. Tapos, nilagyan lang namin ng yarn. Ayan, yarn. Tapos, ribbon. So, eto, print na talaga siya. Nakadikit na talaga siya sa kandila. Ayan. O, diba? Ang cute. Pang DIY. Tsaka, siguradong itatago ng mga ninong-ninang. Ganon. Ganda niya. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa. So, una, kailangan natin syempre ng kandila. Meron tayo dito kandila, eto. May kandila pa tayong nasobra. Natapos na namin to, sabi ko, iba-vlog ko siya. Eh kaso, hindi ko siya na-vlog nung sinimula namin hanggang natapos. Hindi ko na nga sana iba-vlog kaso may nagsabi na i-vlog ko daw, ganun. So, eto, gagawa na lang ulit ako ng sample. So, dito may kandila. Ayan. Kandila una. Tapos, kailangan natin ng wax paper. Ayan, wax paper. Tapos, kailangan natin ng papel. Ayan. Sabi, ang papel daw na kailangan dito ay tissue paper. Eh, kaso wala kaming mahanap. Kaya ang binili na lang namin, Japanese. Pwede naman siya eh. Kasi parang gano'n na din naman. So, pwede tayo gumamit ng Japanese paper. Pero sa ibang DIY, tissue paper talaga yung ano yung ginamit. Tapos, kailangan natin ng photo paper. Isang photo paper. Diba ito malambot? Malambot to eh. So, hindi mo siya mapiprintan. Kaya kailangan mo siyang idikit dito. So, ang ginawa ko, pinupit ko to, tapos dinikit ko dito. Ito na siya. Ito. Ito yung finished product niya. Nakadikit na. Ayan. Kita niyo ba? Ito. Tinipang ko sa likod. Para ma-print na siya. So, kayo na lang bahala mag-edit ng gusto nyong picture o kaya ng design. Yan. I-print nyo na lang. Tapos, kailangan natin na yarn, pan-design. Tapos, glue gun, syempre, para dumikit. Tapos, ang importante, ang blower. Kung walang blower, pwede din naman ang kutsara. Iinitan mo yung kutsara. Pero mas maganda blower para mas madali. Tapos, kailangan natin ng gunting. Ayan, gunting. Tapos, na ball pen or pentel. Kunyari, gusto mo ng ibang design. Pwede yun. Gawa tayo. So, dahil tapos na kami gumawa. Tapos na kami gumawa nung kandila. Ganto siya nung pinrin. Ayan. Pero ito, saban paper lang to. Saban paper lang namin siya pinrin. Ayan. Pinray kasi namin kung pwede. So, pwede naman siya. Pwede rin namang bond paper, kaso litaw na litaw siya. Insert ko din dito yung difference niya. Yung nasa taas, ano siya, Japanese paper. Yung nasa baba, bond paper. Tignan nyo na lang kung magbugustuhan nyo para hindi na masyado gasto. So, dahil tapos na nga kaming gumawa, buti na lang, may natira pang isang print.
Ayan o. May natira pang isang print na nakaprint sa wax paper. Yun ang itatry natin dito sa gagawin natin. At saka magsusulat tayo ng isa pa. Isa pang design para dalawa yung sample natin. So, dito, ilis natin sila. Ito, gugunting tayo ng isang kapiranggot lang. Hashtag. Ito na. Hashtag ditaan vlog. So, itatry natin to dito sa kandila. So, para simulan yan, kailangan natin syempre isaksak yung blower. Natin. Ayan. Tapos, kuha tayo ng wax paper. Maliit lang na wax paper. So, hatiin natin. So, ito yung kandila. Ilalagay lang natin dito yung design. Ayan. Nag-igaganyan natin siya. Kita nyo ba? Ayan. Diba wala siyang design? Ayan, papel siya. Tapos didikit natin. Bago, babalutan natin siya ng wax paper. Ibalot lang natin siya. Make sure lang na makocover nyo siya. Ayan. Tapos ito, pwede nyo siyang lagyan ng ipit. Ipit. Eh, wala kong ipit dito. Pero kuha tayo ito. Ipitan nyo lang. Tapos lagyan natin ng ipit. Ayan. Para lang mag-hold siya. So, ayan na ha. Ayan, kita nyo ba? Focus. Ayan. So, ito, nakasaksak na to. Ang gagawin lang natin ay i-on natin yung blower. So, ayan. Medyo maingay. So, pag in-on natin to, itatapat lang natin dito hanggang makita nyo yung parang nag-melt na siya. So, pag nag-melt na siya, okay na siya. So, tingnan natin. So, ayan. Nag-melt na siya. Initan pa natin maigi. Nakatapat kasi ako sa electric pan. So, naglalaban yung init at saka yung hangin. So, lower pa natin hanggang matunaw na matunaw. Okay na siya. So, kapag nag-melt na siya, tanggalin niyo yung ipit. O kaya ipahinga niyo muna. Pahinga niyo muna. Pero tanggalin niyo yung ipit. Tapos, remove natin tong wax paper. Dahan-dahan lang ha, baka naman kasi biglain yun. So, ayan na siya. Ayan na, nakadikit na siya. Sumama na siya dun sa kandila. Parang hindi na siya papel. Ang galing. Papakita ko sa inyo yung difference. Yung difference ng papakita ko sa inyo yung difference ng Japanese paper sa bond paper. Mas maganda tong
Japanese paper kasi parang sa kandila mismo pinrin. So, try natin yung titaan yung sinulat natin. Kung pwede, handwrite lang siya. So, dito na lang natin sa baba i-try. Try natin. Kasi hindi ko pa siya natatry. So, balutin lang ulit natin siya ng panibagong wax wafer. Tapos, ipit natin ulit para mag-hold on siya. Hold on. Wow. So, ayan. Titaan vlog. Ayan. Sulat kamay lang siya. Try natin siya i-blower. Kasi diba yung iba gusto pangalan lang. Tapos, kunyari, Merry Christmas, Happy Halloween. So, hindi mo na kailangan mag-effort mag-print. Handwrite lang. So, try natin. Tunaw na siya. So, tanggalin natin yung ipit. So, dahan-dahanin natin siya. So, ayan. Ay, dumikit na siya, oh. Pwede siya, parang sinulat lang siya sa pentel. Oh. Ito nga lang, medyo natunaw. Natunaw. Kaya dapat pag magwa-wax kayo, yung cover na cover siya para hindi siya ma-deform. Dapat ano, hindi lalagpas yung hangin ng blower sa ibang part kasi nasisira. So, ayan, tinry natin. Pwede siya. Kung maganda kayo mag-lettering, pwede na din pala. Ganda na niya. Tapos, kayo na lang bahala mag-design nito. Ganyan siya. Kita nyo ba? Masyadong maliwanag. So, ayan. Ganyan siya. Hanggang, bahala kayo. Depende kung hanggang saan gusto nyo. Basta ang kalalabasan niya ay, ito na ang ating finished product. Ayan na ang finished product. O, oh, diba? Ang ganda. So, hindi na natin nagamit yung glue gun. Kasi naalala ko, gusto na rin pala yung ribbon namin na blue. Tapos, sayang naman kung gagawin ko to ay scratch lang naman. So, kayo na lang bahala mag-design. Madali lang naman mag-design eh. Ano, halos lahat ng gusto nyong ano, mga kaartihan, pwede nyo naman i-search sa YouTube. Mga DIY, ganito, ganyan, ganyan. Lahat naman nasa YouTube na ngayon eh. Tapos ayun. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana natuto kayo kahit mukhang ang gulo ng pag-DIY ko. Kasi hindi ko na video yung ano eh, kagahapon nung ginawa namin to. Mas maganda sana. Ayan, insert ko na lang dito yung mga ginawa namin. Pero na-picturean ko naman siya nung preparation, nung mga di pa masyado tapos. Ayan, insert ko na lang dyan. So, comment down below kung may mga gusto pa kayong video na i-DIY natin. Para pag-aralan natin yan. So, paano? Hanggang sa susunod ulit. Please like and subscribe. Thank you for watching.